Inaguri ang boy ahas sa Mangaldan, Pangasinan, patay matapos sumanong tuklawin ng hinuling kobra. Sundan sa report ni King Guevara. Manglari po ng Boss Lar Channel. Kanina, habang nasa biyahe po ako kasama ng aking anak na dalaga, may pumasok na notification sa aking YouTube channel. Nung binasa ko, ang sabi ng comment, ayan, may namatay na sa Pangasinan, natuklaw ng kobra. Anong masasabi mo ngayon? Dapat sa'yo, manahimik ka na lang, etc., etc. Labis po ako naapektuhan sa mga ganyang comment. Kaya pag-uwi ko ng bahay, hindi ko natiis na subukang hanapin kung meron bang napabalita na nakagat ng ahas. So, chinya ko sa news kung merong nakagat ng ahas. Meron pala nung nitong nakakarang araw. Yun nga si Boy Cobra daw. Pinapaliwanag po namin ang mga characteristics ng mga makakamandag na ahas na kilala namin. Lalong-lalo na po ang Philippine Cobra na pinakakaraniwang makamandag na ahas na makikita natin dito sa Pilipinas. Hindi ko po maintindihan kung saang parte kami iniuugnay at kami ang parang sinisisi ng iba. Konti lang naman po. Maraming salamat po sa katotohanan. Ang mga reaction po sa aming mga videos ay 95% positive at nasa 5% lang po o less than 5% yung mga negative reactions at mga negative comments. Maraming salamat po sa parting yon. Hindi ko po talaga maintindihan kung saan parte po kami nauugnay dun sa mga kaso ng mga nakakagat ng ahas. Tulad po nito, nag-comment siya na sinusupal pala ko. Ang link po nitong news item na ito ay ilalagay ko po sa description sa ibaba para mapanood po ninyo ng buo. Yung sinasabing tao dito na natuklaw ng kobra, natuklaw po siya sa dila. Bakit siya natuklaw sa dila? Ayaw ko na pong mag-elaborate ng na-imagine kung ginawa niya kaya siya natuklaw. Pero yung punto na lang na sa dila siya nakagat, bakit siya sa dila nakagat? Ano ang kasalanan namin doon? Ano ang mali doon sa... Kasi po nag-comment siya doon sa aking... Nag-comment po siya doon sa video ko na ang title ay Hindi Traidor ang Cobra. Sa YouTube po, gumagamit po kami ng mga tinatawag na clickbait para mapansin po yung mga stories namin. So, doon sa video ko na sinasabi kong hindi traidor ang cobra, ipinapaliwanag ko po yung characteristics, yung pag-uugali ng cobra. Hindi lang po ito yung unang negative na comment na natanggap ko dito. Meron ang pagkasabi, ba't kita paniniwalaan, ang dami na nga pinatay ng cobra na yan. Naapakan lang, kinagat, namatay. Yun nga po ang sinasabi kong ipinapaliwanag. Sinabi ko naman po dun sa video mismo, na sabi ko dun sa may ending po nung video, kung meron kayong mga kakilala na nakagat ng cobra, tanungin nyo kung bakit sila nakagat. At karamihang sasabihin nila sa inyo, malamang nahawakan nila ng hindi sinasadya, naapakan nila. Siyempre, hindi naman po naintindihan yun ng cobra. Yun ang pinapaliwanag po namin. Parang sa alagang hayop lang po yan eh. Nakatabi dyan yung aso mo o yung pusa mo, naapakan mo. Kakagatin ka, ganun din po yung cobra. Kung naapakan mo yung cobra at kinagat ka, katraiduran ba yun? Nagulat yung hayop, hindi niya alam. Lagi po naming ipinapaliwanag, ang kamandag ng mga ahas ay hindi po talaga intended para tayo patayin. Ginagamit po ng ahas ang kanyang kamandag upang iparalisa ang kanyang prey. Mayroon po akong video na ang title ay Paano Manghuli ng Cobra. Sa biglang tingin, iisipin nyo, natuturuan ko kayo kung paano manghuli ng cobra. Pero kung panonoorin po ninyo yung video, makikita po ninyo na idinidiscourage ko po yung panghuhuli ng cobra. At dun sa dulo ng video na yon, binilang ko kung ilang tao na yung kakilala ko na namatay sa panghuhuli ng cobra. Inaanyayahan ko na lamang po kayo na silipin po ninyo ang aking channel, tignan po ninyo ang aking mga videos. Ang layunin ko po ay unang-una pangangalaga sa kalikasan, pagbibigay po ng tamang impormasyon tungkol sa ating mga buhay ila, lalong-lalo na po ang cobra. Ako po ay nanguhuli na ng cobra noong ako ay bago mag 30 anyos, magsi-62 na po ako. Kaya kung ano man po yung sinasabi ko, kung ano po yung pinipilit kong ipaabot at ipaalam sa inyo sa pamamagitan ng aming mga videos,
yun po ay mga actual na karanasan po. Bago ko po i-upload ang bawat video ay paulit-ulit ko po yung ine-edit at sinisigurado kung yan ay kumpleto. Kaya lang po kung minsan kung hindi nyo naman siya pinapanood mula umpisa hanggang sa dulo, may mami-miss po kayo. Hindi po ninyo makukuha yung talagang kabuuang mensahe sa aming mga subscribers. Patuloy lang po kayong sumubaybay at patuloy po kaming gagawa ng mga video pa para lubusan pa po ninyong makilala lalong-lalo na po ang Cobra. Ang nakakalungkot po sa parte ng mga buhay ilang, hindi po sila nakakapagsalita. Hindi po nila na ipapaliwanag yung kanilang sarili, hindi po nila na nasasabi yung kanilang intensyon kung bakit sila nandito, hindi po nila nasasabi kung ano yung kanilang tungkulin. Isa lamang po ako sa mga taong gustong magsumikap na magsalita para sa kanila. Abangan lang po ninyo at marami pa po kaming mga videos na gagawin. Doon sa skip lang ng skip at pinapanood yung mga exhibition namin ng Cobra, hindi po namin intensyon na turuan kayo na kung paano gawin ang mga ginagawa namin. Tapusin nyo lamang po ang mga videos namin at makikita nyo na halos kayo'y amin ng tinatakot na subukan yon. Kung nakikita po ninyo si Suma na kung paglaruan ng ahas, parang talagang laruan lang talaga na walang peligro. Isa pa po yun na tumanda na sa ahas. May nagko-comment na, ang yabang mo, kayabangan yan. Hindi po kayabangan yung dinidisplay ni Suma. Expertise po yun. Yung nakikita yung pag-handle po namin ng mga ahas, expertise po yun. Habang panahon po ang ginugol namin. At isa pa po, yung mga unang panahon po na humahawa kami ng ahas, naranasan po namin ng paulit-ulit ng matuklaw, paulit-ulit ng maospital. At malaki po ang posibilidad na immune kami. Lalong-lalo na po si Suma, kaya ganun na lamang po yung kanyang kumpiyansa. Kaya huwag na huwag po ninyong susubukan na gawin kung ano yung aming ginagawa. At ako po hindi rin sanay na nagsasalita na hindi ko ini-script yung sinasabi ko. Isa pang pinapansin sa akin yun ng mga baser. Ang gusto ko po kasi malinaw kung maipaabot sa inyo ang aking mensahe. Kaya kalimitan po ay talagang isusulat ko po muna at minimemorya ko yung sasabihin ko. Pero ito basta naupo lang po ako dito kaya... Siguro kita-kits na lang po sa mga susunod na video. Kung uumpisahan po ninyo yung mga video ko mula umpisa, tatapusin nyo hanggang dulo, hindi po ninyo kami mami-misinterpret. May inihahanda po akong kasunod na video, baka sa susunod na 2 araw ay may i-upload ko. Maraming salamat po sa susunod na video na lang.